Bigong inappoint, lalong sasakit ulo ni Sen. Risa Hontiveros nito. Sen. Risa, most powerful, Lenny Sherwin. Abawa, antindi. Etong balitang ito at itong videong ito na ating bibigyan ng reaksyon at papanoorin ay nagmula kay Showbiz Chikadoro. Ayan, syempre, ilalagay ko sa description box ang link ni Showbiz Chikadoro. Ayan, syempre, subscribe kayo, bisita kayo kay Showbiz Chikadoro kung gusto nyong makapanood at maging update sa mga balitang kanyang inihahatid. At syempre, dito sa tunay na kritiko, kung gusto nyong makarinig ng mga balitang may reaksyon. At ito ang inyong lingkod na si BT. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Showbiz Chikadoro at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay hinirang bilang bagong tagapangasiwa ng mga ari-arian ng Kingdom of Jesus Christ ng KOJC. Ala. Inihayag ng SMNI ang balita sa isang maikling tweet noong alas 8 ng umaga sa kanilang SMNI News sa X o dating Twitter account noong Biyernes 8 ng Marso, ngayong taon. Walang ibang detalye ang isinama sa post ng SMNI. Ang development na ito ay matapos ipagutos ng isang hukom ng California na alisin ang selyulan ng mga warrant of arrest laban sa malapit na kaalyado ni Duterte. Si Quiboloy ay nahaharap din sa posibleng pag-aresto matapos siyang i-contempt ni Senate Deputy Minority Leader Risa Hontiveros dahil sa hindi pagtupad sa subpoena ng Senado na naguutos sa kanya na dumalo sa imbestigasyon ng kanyang... Parang si Ma'am Honti, parang yung nakasakay sa likod ni Tagurun. ...mite sa mga alegasyon ng pang-abuso laban sa leader ng relihiyon. Bilang administrator, ano nga ba ang rule nito sa KOJC? Narito ang ilan. May mga aso, last the responsibilities and authorities of the administrator for all kingdom properties are delineated as follows. 1. Preservation, retention, maintenance, management, and administration of all kingdom properties solely for the use of the kingdom. 2. Prevention of hostile takeovers of kingdom properties in order to subvert their use for purposes other than kingdom purposes. 3. Acting as caretaker of all kingdom properties, in the absence of either or both the executive pastor of the board of administrators of the kingdom, until the executive pastor and, or the board of administrators of the kingdom can resume their duties, or until any abnormal situation stabilizes in favor of the kingdom. Ang tanong, nakakabuti ba ito para sa KOJC o kay dating Pangulong si Duterte? Lalo at nagigisa ito ngayon sa mga politikong nagpapapansin lang at lalo sa oposisyon na sobrang napakalakas ng kanilang kapangyarihan sa Marcos administrasyon. O kaya naman lalo itong magpapasakit sa ulo ni Senator Risa Hontiveros dahil alam naman natin na si Digong ay isang magaling na lawyer. Dahil sobrang lakas ngayon ng oposisyon si KLC nga ay napatanong na lang ng ganito na aniya ay. Ang powerful ni Risa Hontiveros virus sa admin na ito. Oposisyon ba talaga yarn? At sinundan naman ng blind item post ni Sas Sasot na, papaano ka magiging opposition eh, ang kapatid mo eh, kabit ng kabarkada ng dapat eh, opposition ka. Parang awkward na nagpapakain ng kipay kapatid mo sa kabarkada, tapos ikaw mag-oppose diba? Eh nakikinabang ang barkada sa i-oppose mo. At ang kipay ng kapatid mo eh, nakikinabang rin. So mahirap yun. Plot po ito ng political drama na sinusulat ko. Dahil malakas ang oposisyon, tila pagkakataon naman daw ito ng mga dilawang kandidato na sumabak na sa halalan sa 2025. Parang tingin ko ngayon eh, hindi na malakas, kumbaga ang tingin ko ngayon, malakas talaga ang ano, hindi na sila oposisyon. Kasi parang ano na sila eh, no? Hindi naman sila kumukontra eh. Is kumukontra sila. Kasi kung oposisyon ka, kumukontra ka laban sa, sa pamamalakad ng administrasyon ngayon ng presidente. Ang problema is kumokontra yung mga kinikilalang oposisyon noon sa mga Duterte. No, kaya parang ang lumalabas ngayon dito, ang nagiging oposisyon ngayon Duterte. At ngayon eh nasasama na sa administrasyon yung mga dating oposisyon. Kinakasan ng loob. Ang iniisip natin dati no, hindi makakaporma tong mga to kapag nanalo ang unity ng solid. No, ang Marcos at ang Duterte. Pero nung tumagal eh natapos na ang halalan, talagang mas lalo parang nagkaroon ng power itong mga to na inaasahan natin na hindi magkakaroon ng power. No? At parang naiwan sa ere ang Duterte. Parang
hindi ka nakasama sa usapan, tapos na tayo, hindi na tayo magbarkada, tablado. Para kasing ganun ang naramdaman. Kahit yung mga tao na sumusuporta sa mga Duterte, is ganun na ang naramdaman, na parang inichipwera, iniwan sa ere. Diba? At etong mga to na inaasahan natin na hindi makakaporma ngayong administrasyon, is nakakaporma sila. Nagagawa nila yung gusto nila, lalo na sa mga Duterte. Parang mararamdaman natin, sobrang lakas naman nila at ang lakas ng loob nila na bumanat ng ganyan. Marahil kasi tiyak na iniisip nila na pati ang mga maka-Marcos at loyalista ay iboboto na sila, at ang lalabas ngayon na mahinang oposisyon ay ang kampo ng mga Duterte. Ito na- yun nga ang nasa isip din siguro nila, kaya sila ay maglalakas loob na tumakbo. No, lahat yan, lahat ng mga dilaw, ng mga pinks, lahat yan. Siyempre iniisip nila, oh, magkalaban na yung dalawa, hindi na ganun kalakas. Pwede na tayong ano, pwede na tayong mag-reassemble. Diba? At sigurado yung mga loyalista na Marcos at yung mga dilawan is maaari nang bumoto sa atin. Ngayon, eto ang maipapayo ko naman sa mga loyalists. Isipin nyo pa rin po kung tama ang gagawin ninyo. Ako'y nagbibigay lang ng payo, hindi ko po kayo kinokontra. Malaya po kayong bumoto, malaya kayong magsalita, mamili ng mga kandidato na gusto nyo. Pero sana naman po, alam nyo po sa mga sarili nyo kung ano ang nagawa ng mga dating oposisyon na yan. No, yung, kung ano, ano yung nagawa nila? May nagawa ba? At kung ano yung ginawa nila, di ba wala namang nagawa kundi mo manita ng manita, ganto ganyan. Kailangan is mag-isip kayo, no? Ang piliin nyo ay yung mga tao, yung mga kandidato na alam nyong may maitutulong sa bansa natin. Mag-ingat po kayo sa inyong pagpili. Mahirap ang ahas kasi nagbabalat kayo. Kunyango ba yun? Basta yun na yun, kung ano yung hayop na nagbabalat kayo, ang hirap talaga niyan. No, na dapat nating iwasan dahil pangarap natin na magkaroon talaga tayo ng maayos na bansa. Medyo nga ngayon nagkakagulo sa bansa natin na ganitong mga problema. Problema na sa mga bilihin, problema na sa mga ano, tapos pati problema sa gobyerno, nag-aaway-away sila. Ang dami ng problema. Huwag na sana tayo magpasok ng mga karagdagang problema pa sa mga susunod. Naman ang isyong binigyan ng comment reaction ng well-known influencer na si I.M. Shanwine. Panuorin ang full video para sa iba pang detalye na magsisimula naman pagkatapos ng maiksing intro. Talaga ba? Here's the thing, guys, no? Kung maikip ni Mama Lenny yung number of voters niya during the presidential election, there's a big possibility, no? Na mananalo yan. And hindi natin yan madedeny. Although, Basileni, sa mga survey, nangungulilat siya. What if? Now, what if? Yung mga pro-BBM na naging anti-BBM na ngayon, eh, iboto siya. Diba? Pero alam mo, no? Kung papipiliin ka sa apat na taga LP, yan, si Mama Lenny, si Kiko, si Bam, tsaka si Chel Jok, no? I'd go for Lenny. Diba? Pero dahil amigas, eh, here's my problem lang, eh. Dahil amigas sila ni Risa Hontiveros, I think tatakbo rin si Risa Hontiveros, eh. Dahil amiga sila ni Risa Hontiveros, dapat isa lang sa kanila ang nandyan. Kayo mga katunay, kapag tatakbo yan, si Chel Jokno, si Bam Aquino, si Lenny, si Kiko, sino iboboto nyo? Ako, mag-iisip si Sean Wayne, nakapag-isip na, eh. Parang mag-go siya kay Mami Lenny. Okay. Pero ako, mag-iisip. Baka meron pa. Kasi sa mga dilawan, no, kung sino, ano, kung may pipiliin ka lang. Kayo mga katunay, sa mga dilawan na tatakbong yun sa apat, kung halimbawa may pipiliin kayo, kailangan may manalo sa dilawan talaga. Sino ang napipisil nyo? Isa lang.
comment nyo lang mga katunay, katuwaan lang. Diba? Although ngayon, sa nakikita naman natin, akala natin, sa totoo lang, no? Kahit ako parang, wow, okay yan, diba? Akala ko magiging super smooth ang takbo ng administration ng PBBM, pero oh. Hindi. Akala natin makakabuting super admin both sa House of Representatives at saka sa Senate. Hindi pala. Joke time pala yon. Bakit? Kasi sa nakikita natin nangyayari ngayon, tatawa na nga lang ako, parang lahat ng yata ng ginagawa ni Tambi dyan sa loob ng House of Representatives is as per PBBM's order. Kulang na lang sabihin niya na pati yung PI order din ni PBBM. Diba? Anyway. Doon nadadagit ang pangalan ni PBBM eh, no? Sa Tambi kasi yung kulit-kulit. Pero nakikita natin sa kanya, no? Ang taas ng kanyang pangarap, no? Sa isang pangarap, ako'y naniniwala, magiging Prime Minister soon. Hindi ako sure, no? Pero kung talagang tatakbo yan si Mama Lenny this coming midterm election, may possibility na mananalo yan. Lalo na kung iboboto pa yan ng mga from pro-BBM to anti-BBM na ngayon. Siyempre, of all, yan ang naging pinakamatindi niyang kalaban. Ngayon, kung tatanungin niyo ako kung iboboto ko si Mama Lenny, parang hindi pa rin. Pero depende. Oo, pareho kami ni Sean Wayne, no? Kumbaga, ako nag-iisip-isip. Diba? Kasi baka mamaya may mas maano pa eh. Mas may mahilab-hilab pa eh. Alam naman natin, dating vice president yan. Medyo alam na natin na naging karakas niya. Baka marami namang kakandidato niya. Parang mas gusto ka pang iboto si Leo Marcos eh, kaysa dyan. Di sa akin ha, ako talaga si Francis Leo, kahit na marami siyang naging issue, no, Marcos ang pangalan niya, no? Pero kung papipiliin sa kanilang dalawa, no, kay Mama Lenny tsaka kay Francis Leo, kay Leo Marcos na lang ako, no? Kasi naman ako, natutuwa ako sa karakter ni Leo Marcos. Natutuwa ako dun eh. Medyo mayabang siyang panoorin, pero alam naman natin yung pagtulong niya. Hindi na baling makita kang mayabang, meron ka naman talagang ipagmamayabang. Ang masama yung mayabang ka, wala ka naman talagang ipagmamayabang. Di ba? Kasi nakatatak na sa akin kung ano yung mga pinagagawa niya ng 2022 eh. Oo, sa akin din. Siya supporter niya. Oo. So, sabagay, hindi naman niya kapapanalo kung hindi ko siya iboboto, di ba? Pero malay mo, ako pala yung tiebreaker. Ikaw ba? Kung ikaw tatanungin, malay mo nga. Iboboto mo ba si Mama Lenny? Kayo mga katunay. Kung kailangan mo mamili dun sa app, sinong pipiliin mo? Si Jokno, si Robredo, Pangilinan, o si Aquino? Well, ako definitely Aquino at saka Kiko, zero. Jokno, yung nangyaring hindi rin. Minabasa akong case na ginawa niya eh. So, it's a no. Si Mama Lenny, siguro, worst case scenario, pagkakailangan kong pag no choice na talaga boto ko, dun pala. Baka doon ko pala may isip na kailangan ko i-boto si Mama Len. Ayun, natating nato ngayon ang video na nagbula kay Showbiz Chikadoro at syempre, eto nga si Sean Wayne. So, siguro naman, maiboboto si Lenny talaga. Kung sakasakali, wala kakwenta-kwenta lahat ng tatakbo. No, ibig sabihin, kung konti lang talaga yung mapipisil mo. Eh, para sa akin, kung apat lang lagay, di ba, pwede naman yun? Apat na gusto, di ba? Kahit hindi mo nakompletuhin yung 12. Basta ako, doon ako. Sa alam kong may nagagawa at may tutulong sa bayan. Kayo mga katunay, ano masasabi niyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.